Ayan. Hello mga ma'am, sir. Ngayon, magdi-DIY tayo kung paano magpalit ng cabin filter sa Honda BRB. Pwede din siya sa mga Mobilio, City, Brio, kasi isa lang naman sila ng design. So, pare-pareha sila. Nandito lang sa likod ng compartment yung kanilang cabin filter. So, ayan, baklasin muna natin. So, meron siyang handle dito. Ayan, handle. So, press nyo lang siya. So, ayan, bababa na yung compartment. Then, kailangan nakabukas yung pintuan nyo pag nagbaba kayo nito. Kasi, hindi nyo siya may mabababa ng sagad. Hindi nyo siya matatanggal pag nakasarado yung pinto. Ayan, pakita ko sa inyo. So, tanggalin muna natin yung clip dito. So, ayan, may clip kasi yan saka dito sa kabila. So, kailangan mo siyang i-press. Yan, paloob. So, ayan. Nakatanggal na siya. Ngayon, papakita ko sa inyo kung bakit kailangan nakabukas yung pinto. Ayan. Pag sara kasi yung pinto, ayan siya. Hindi nyo siya maibababa kasi tumatama siya dito. So, kailangan talaga buksan yung pinto. Saka para hindi siya malaglag. So, ang gawin nyo na lang, ayan, tuhod nyo. Tuhod nyo muna siya dyan. So, para hindi siya magdire-diretso sa baba. Then, bukas nyo yung pinto. Ayan. So, tapos, ayan. Pwede nyo isang tanggalin. Yung iba, ang ginagawa, ganyan. Tapos, sinisilip na lang nila. Ayan, nandyan lang naman eh. Pero mas okay kasi, tanggalin mo na to. So, ayan, na may clip lang naman siya dyan eh. Hihilahin mo lang to. Itong to. Para matanggal. Kasi nakasuksok lang naman to. Saka dun sa kabila. So, ayan. Hilahin natin. Ayan. So, pag nahila mo siya, baba mo na lang muna siya kung saan mo siya gustong ilapag. So, ayan. Lapag muna natin siya. Dito. So, ayan. Andyan na yung cabin filter ng aircon. So, ayan. May clip lang yan dito. So, may clip din dito. Hugutin mo lang. So, ayan na yung filter. So, ilahin mo lang siya. Ayan. Yung sa akin kasi, medyo madumi na. Hindi ko pa siya napalitan sa kasa eh. Kasi, yung order ko na ganito kay supplier is hindi dumating kasi ako na mismo nagpapalit nito. So, pag dumating siya, ako na magpapalit. Ayan. So, Honda, original parts pa rin siya. Huwag kayong gumagamit ng replacement kasi pag sa replacement, madali siyang magdumi saka hindi niya mapifilter lahat. Mas okay pa rin talaga na gumamit ng original na genuine parts. So, ayan. Kung sakaling nakuha nyo na, ayan, check nyo na lang din. Kasi makikita nyo naman dyan, ayan, medyo maitim na siya eh. Ang original color kasi nito, white. So, yan, tulad niyan, palitin na yan. Ngayon, kunyari, eto na yung bago. So, ganun lang din. Saka yung Honda na yon, siya yung nandun sa likod. Siya yung lagay mo dun sa likod. Pwede rin siya sa harap, pero ako kasi sa likod ko siya nilalagay. Yan. Hindi nga pala baliktaran to, ha. Kasi, ayan. Hindi mo siya pwedeng baliktarin. Kasi kailangan, nakapasalo siya. Para salang-sala niya yung dumi. Ayan, so bago mo siya ibalik, kailangan siguraduhin mo na tama yung pagkaalagay. So, suksok mo lang siya dyan. Ayan. Then, kunin mo to. Eto, meron din tong up and down. Ayan. Naka. Ayan, meron siyang up. So, lagi nyo tatandaan, yung up na yan is siya yung nandun sa taas. So, ayan. Balik nyo lang din. Tapos, make sure na yung clip niya is naka-clip. Para hindi siya malaglag. Ayan, okay na. So, ganun lang din. Kunin mo uli yung compartment. So, ayan. Kuha na natin. So, suksok lang uli natin yung ito. Ayan. Kita pa. Ito. Ayan. So, ayan. Diin lang. Diin. Then, diin lang din. So, ito. Press mo lang. Ayan. Nakasuksok na siya. So, tapos na. Ganun lang. Maraming salamat.